mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Horas. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Arestado ang dalawang nagpakilala umanong agent ng NBI matapos manindak ng mga residente. Nahuli ka pa ang pagwawala at pagpapaputok ng baril ng isa sa kanila. Itinanggi naman ng NBI na kasamahan nila ang mga armadong lalaki. Nakatutok si Emil Sumang. Halatang nakainom ang lalaking nakuhanan ng cellphone video na ito habang nagwawalat, nagpapaputok ng baril sa Rodriguez Rizal. Siya at ang kanyang kasama, nagpakilala raw confidential agent ng NBI habang naninindak ng mga residente. Ang kanyang kasama, makikitang may sukbit ding baril. Nakasuot sila ng uniforme ng NBI. Then, nahuli sila dun sa area. Bineverify din namin sa NBI, dinenay naman nila na ano, dati nila na mga kasama nila yun. Hawak ng pulisya ang video na gagamitin daw ebidensya laban sa dalawa. Sa investigasyon ng pulisya, hindi tagaroon ang mga inireklamo. Bisita lang daw sila sa isang inuman doon. Parang mayroon silang kasagutan. Okay. Porque nakainom ng impluwensya ng alak, nilabas yung mga baril nilang mahaba. Tapos yan na pinapaputok. So naka-recover kami ng mga 23 na nai-rat-rat niya sa gamit yung baril. Hindi na-recover ang automatic rifle na pinaputok ng inireklamo. Pero nakuha ang pistol at bala na nasa katawan din daw nila. Pagkatapos ng pag-aresto, kumuha ng search warrant ang pulisya at ni-raid naman. Di kalayuan sa pinanggarihan ng bahay na madalas puntahan ng dalawang nagpakilalang NBI agent. Bukod sa sumpak at shotgun, naka-recover ang mga polis ng mga bala mula sa may-ari ng bahay. May follow-up operation pa ang pulisya kaya't hindi na muna namin papangalanan ang mga sangkot sa kaso. Inalam pa namin yung mga ibang kasama niyan dahil grupo po yan. Parang taga-ano kasi yan. Part ng Quezon City yan. Parang may umahawak sa kanilang mga politika. Hindi po akin yung ano po lang ng akin. At saka attorney ko na po bahala po. Emil Sumangil, nakatutok, 24 Horas. Patay ang isang dalagitang bumibili lang ng pagkain matapos siyang pagbabarilin. Hinala ng kanyang pamilya na pagkamalan lang ang 17 taong gulang na biktima. Nakatutok si Oscar Oeda. Hindi matanggap ng ina ni Ronaline Hamon na wala na ang 17 anyos niyang anak. Nito lang Sabado ng gabi, masaya pa raw nilang pinag-uusapan ang pinaplano sanang simpleng debut ng anak sa darating na Hunyo. Isa lang po yung pangarap niya, magkaroon po siya ng debut po sa birthday niya. Kaya po sumali po siya dun sa paluwagan sa amin. Pero naglaho ng lahat ng ito, Linggo ng madaling araw. Sa kuwang ito ng CCTV, makikitang umuorder lang noon ng makakain at nakikipagkwentuhan sa kanyang pinsan si Ronaline sa isang karinderya malapit sa kanilang bahay sa May Tondo, Manila. Nang bigla siyang lapitan ng isang lalaki, bordado ng tattoo sa braso, balot ang mukha at may tangan-tangang baril. Tinutukan siya nito at ayon sa mga saksi ay tinawag siya sa pangalang Wannabe. Aalis ang lalaki. Pero ilang saglit ay babalik ito at pauulanan ng bala si Ronaline. Ayon sa ina ng biktima, posibleng napagkamalan lang ang kanyang anak. May kilala daw itong wannabe na kahawig nga raw ni Ronaline. Kasi po sila magsing katawan po, tsaka po yung buhok, pareho-pareho po, pati pagtalin po ng buhok, isa lang po eh. Ayon sa ating impormasyon na natanggap, si Wannabe ay umorder or binagsakan ng ilang bulto kaso hindi nakapag-remit. Nakikiusap tayo sa kanya na kung maaari ay magpakita siya or sumurrender siya o makipag-ugnayan sa aming tanggapan para sa ganun sumailalim siya sa aming protective custody. Samantala, naaresto naman nila ang isang Alfie Cubelo na siya umunong nagsilbing lookout ng gunman. Sinubukan namin siyang hinga ng pahayag
pero tikom ang kanyang bibig. Siya yung naglalakad sa video na unang pumasok, parang nag-i-scout, tinitingnan or nag-surveillance din kung positive na sa area si Wannabe. Kung sino ka man, parang awa mo na sumuko ka. Parang kalaban-laban yung anak ko. Napakabait ng anak ko. Maraming kaibigan yun. Para biro yung anak ko. Bakit anak ko ba? Oscar Oida, nakatutok. 24 oras. Patay na nang natagpuan sa loob ng selda ang isa sa mga suspect sa pagmasaker sa isang mag-iina sa San Jose del Monte, Bulacan. Paglilinaw po ng pulisya, walang foul play sa nangyari. Nakatutok si Maki Pulido. Sa CR, sa loob ng kanyang selda sa presinto ng San Jose del Monte, Bulacan, natagpo ang patay si Joselito Cortez. Nagbigti raw sa custodial facility si Cortez ang itinuturong suspect na ilang beses umanong sumaksak sa isang ginang at dalawa nitong anak noong isang linggo. Ayon sa San Jose del Monte Police, walang foul play na nangyari sa pagkamatay ng suspect. May kahoy pala dun, tapos yung mga ginagamit nilang cordon na sampay ng damit pag ginagamit nila at naglalaban nila, yun ang ginamit niya. Nakita lang po nung ibang kasama namin na nakita lang alam po, nakabitin, tumawag, hindi na po namin ginalaw, tumawag na po kami ng mga dito. May iniwang sulat umano si Cortez kung saan humingi siya ng tawad at sinabing nagsisisi siya sa ginawa. Sa halip na Joselito Cortez, Joselito Lumba ang ginamit niyang pangalan sa umano'y suicide letter. Nagtatago raw ito dahil wanted sa kasong homicide sa Cavite, kaya gumamit ng ibang pangalan. Yung dalawang bata na walang kamuhang muhang, sasaksakin mo ng 21 na saksak. Tapos yung isa na 8 years old, 15 na saksak. Siguro singil na po siya ng konsensya niya. Pinatay umano ng suspect ang mag-iina para nakawan ng cellphone. Naisanla niya ito sa halagang 200 pesos. Maliban kay Joselito, naaresto rin ang kasabot niya umanong si Wilson Cortez. Sabi ng mga pulis, si Wilson Cortez ang umano'y humawak sa mga biktima habang sila'y sinasaksak ni Joselito. Nakakulong pa rin ngayon si Wilson Cortez sa custodial facility ng San Jose del Monte, Bulacan, PNP. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Ligtas na muling paliguan ang dagat sa isang barangay sa Mariveles, Bataan na sakop ng Manila Bay ayon sa DNR. Nakatutok si Chino Gaston. Sabay-sabay lumusong sa dagat sa gitna ng matinding sikat ng araw ang mga nagpunta sa Aguawan Beach sa barangay Sisiman sa Mariveles, Bataan. Idineklara ng DNR ang tatlong sityo dito na ligtas paliguan. Ang nag-iisang barangay na sakop ng Manila Bay na mababa na raw ang level ng coliform, bakterya na nanggagaling sa dumi ng hayop at tao. Nasa 100 MPN pababa ang katanggap-tanggap na level ng coliform sa tubig. Dito sa barangay Sisiman, di aabot sa 10 MPN ang coliform levels. Ayon sa DENR, ang pagsisikap ng lokal na pamahalaan ang susi sa paglinis ng dagat dito. Tinanggal daw ang mga babuyan at mga lagusan ng sewage papuntang dagat. Mas malinis po yung ngayon. Kasi dati po, medyo makalat po dun sa mga tabi doon. Malinis, maganda, presko. Pero mahaba pa raw ang laban bago pwede nang magtampisaw sa ibang parte ng Manila Bay, lalo na sa sikat na Rojas Boulevard. We are encouraging yung mga informal settlers staying in the esteros na they will be already having their own temporary septic system. Bumaba na ng husto yung coliform level natin sa Manila Bay. Bukod sa problema ng basura at sewage mula sa Metro Manila, napag-alaman din ni Secretary Simato na isa rin umanong pulutan ang mga malalaking pampasaherong barko. Sa susunod na mga linggo, ipasusuri raw ng DENR ang mga passenger vessel na dapat may sariling garbage disposal at wastewater treatment facilities. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Sa gitna ng patinding init ng panahon, nagbabala ang Health Department laban sa mga sakit gaya ng nakamamatay na heat stroke. Nakatutok si Marie Zumali.
Kakaibang init ba nadama mo nitong weekend? Ayon sa PAGASA, naitala noong Linggo ang pinakamataas na temperatura sa bansa ngayong tag-init. Pumalo ito sa 38 degrees Celsius sa Isabela State University. Papalo pa sa 41 to 43 degrees Celsius ang damang init o init factor nito. Pero humanda raw dahil mas titindi pa ang init. Mas in-expect pa natin na mas iinit yung ating actual temperature, lalo na sa buwan ng Mayo hanggang bago magtag-ulan. So we are expecting 35 to 38 degrees Celsius. Oras daw na tumaas pa sa 37 degrees Celsius ang temperatura, mapanganib na ito sa tao lalo na sa mga nabababad sa ilalim ng araw. Lalo na kung tumuntong pa sa 41 degrees Celsius pataas ang temperatura, dito na nagiging prone sa matinding heat cramps, heat exhaustion at heat stroke ang isang tao. Nagaganap ang heat stroke kapag ang panloob na temperatura ng katawan ay tumungtong o lumagpas na sa 40 degrees Celsius dala ng sobrang init ng panahon. Lagpas-lagpas na ito sa normal na temperatura ng tao na 37 degrees Celsius. Kapag ang temperature mas mainit pa dito, mas lalo pang nahihirapan yung katawan natin and the body will have to adjust. Kailangan niya kasing i-cool down yung sarili niya dahil above 37.5, hindi na normal, no, yung function ng katawan natin dahil parang may lagnat na. Kapag mainit, nagpapawis ang ating katawan para maka-adjust sa temperatura at mapalamig ang katawan. Pero kapag sobrang mainit, maaaring tumaas ng tumaas yung iyong temperature sa body mo. Pagkatapos, mas lalo pang madideplete yung iyong blood volume at lalo ka manghihina. At pag nawala pa yung oxygen na papunta sa utak natin, sa mga muscles natin, magka-cramps na yung katawan mo. Maaari kang parang nababalisa, yung hindi nila alam, nawawala sa sarili. Maari talagang mawala ng malay at magkumbulsyon at maaring tuloy-tuloy na marami pang ibang komplikasyon at merong maaring mamatay. Ngayong umiinit ang panahon, kanya-kanya na ng paraan sa pagpapalamig ang ating mga kababayan. Dito sa SBMA, may mga nagjo-jet ski na para labanan ng alinsangan. Payo ng DOH, mainam na uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig kada araw o hanggat nauuhaw. Araw-araw ding maligo. Hanggat maaari, huwag ding lumabas ng bahay mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At kapag may inatake ng heat stroke, pwede natin tanggalin yung damit niya, punasan siya ng basang tuwalya, lagyan ng yelo, no, sa mga kilikili, sa singit. Nakakatulong ito to bring down the temperature immediately. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Patok na pampawi ng init ang swimming. Dito sa Metro Manila, puntahan ang mga pampublikong swimming pool, pati na ang Manila Bay. Pero sabi ng DOH, hinay-hinay dahil pwede makakuha ng sakit mula sa mga tubig doon. Narito ang aking pagtutok. Sa biglang tingin sa itong karaniwang beach resort na dinarayon ng marami sa mga panahon ng nakakapasong init, etong si Kuya, feel na feel ang kanyang beach bod habang naglalakad sa tabing dagat. Sa dami ng tao, patok ang pagtitinda ng mga salbabida. Mga mag-anak, pagbabarkada, kanya-kanya pa ng tayo ng mga masisilungan nila. Ito ang tinaguriang Baseco Beach na dinaragsa kahit naglulutangan ang mga basura. Yung tubig talaga dito sa Baseco, napakarami pang coliforms, no? Napakarami niyang mikrobyo at talagang napakalapit niya doon sa mga toilet, mga kubeta at mga banyo ng mga nakatira doon. Ayon sa Department of Health na simula ng dredging sa Manila Bay, lalong tumaas ang coliform level at iba pang bakterya sa tubig. Pero katwira naman ng mga enjoy na enjoy dito. Kunti lang po yung basura. Dati marumi pero ngayon wala na yung mga basura. Pizza stop! Pizza stop! Pero kung hindi man magkasakit sa balat, paano naman yung hindi maiwasang may maiinom na tubig habang naliligo? Kahit paano meron kang papasok sa bibig mo, may maiinom ka, at talagang napakaraming sakit na pwede nating makuha doon. Definitely very far pa to from safe levels for use, for recreational use for swimming. Nakakainom ka ng tubig? Apo. Baka daw magkasakit ka pag nakainom ka. Depende o. Depende saan? Sa dami o na nainom ng tubig. So ikaw? Ayos lang naman po. Dagsari ng mga nagsiswimming sa mga public swimming pool tulad dito sa Dapitan Sports Complex sa Sampaloc, Maynila. Puwapalo raw sa 500 tao araw-araw nagsiswimming dito. Halos wala nang araw pahiyang filter nila at triple ang kanilang ginagamit na chlorine. Maparatili lang ang linis ang swimming pool. Yung isang gram ng chlorine, supposed to be gagamitin namin yan for 15 days lang eh. 15. Nagiging sa ngayon, sa dami na naliligo, nagiging 5 days na lang po. Paalala ng DOH, hindi masamang magpalamig sa pagsiswimming ngayong tag-init, pero mag-ingat pa rin dahil nariyan na maraming sakit na maaaring makuha sa maruming tubig. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. May banta po uli ng nakamamatay na red tide sa ilang baybayin sa bansa, kaya babala ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR
huwag kumain o kaya manghuli roon ng mga shellfish. Nakatutok si Ian Cruz. Iba't ibang uri ng shellfish ang ibinebenta sa Barangay Matina Crossing Public Market sa Davao City. Ligtas naman daw kainin ang mga ito dahil galing ang mga ito sa coastal waters ng Samar at hindi apektado ng red tide. Ingat ang mga tao ngayon dahil sa inilabas na Shellfish Bulletin No. 7 ng BFAR. Ayon kasi rito, nagpositibo sa paralytic shellfish poison ang mga shellfish na nakolekta sa San Pedro Bay sa Western Samar, Lianga Bay sa Surigao del Sur at coastal waters ng Dawis at Tagbilaran City. Maging ang Balite Bay sa Mati City, Davao Oriental at coastal waters sa Santa Maria, Davao Occidental, nagpositibo rin sa red tide toxin. Isa sa mga indikasyon apektado ng red tide ang isang dagat o karagatan kapag nagkulay kalawang o namumula ito. Continuous ang among monitoring. Tuloy-tuloy ang aming monitoring at napansin namin sa pamamagitan ng aming statistics na kapag may long drought o mataas ang temperatura tapos biglang ulan, diyan nagkakaroon ng red tide. Abiso ng BFAR sa publiko, hindi ligtas kainin ng mga shellfish mula sa mga lugar na nabanggit, kaya iwasan ang pagkain, pag-harvest, pagbiyahe o pagbebenta ng mga ito. Dahil sa red tide, apektado ang pamumuhay ng hindi bababa sa 150 mangingisda. May tinatawag tayong Fisheries Aquatic Resource Management Council kung saan ang mga fisher folks empowered na silang gumawa ng ordinansa tulad na lamang ng mga regulations na ipapatupad nila. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Soon to begin na mag-shoot sa Hong Kong ni Alden Richards para sa kanyang upcoming movie. Ang mga paghahanda ni Alden para sa kanyang bagong role, alamin sa chika ni Nelson Canla. Nasa Hong Kong na si Alden Richards para sa shooting ng kanyang bagong pelikula. Na ikwento ni Alden ang tungkol sa pelikula bago siya lumipad pa Hong Kong. It's about a story of OFWs, yung current OFWs na nasa Hong Kong sa mga panahon ngayon. Kumbaga, it's a different story kasi ito yung mas millennial na OFWs. First time ng pambansang Bay na gaganap na OFW sa isang pelikula. I can't wait to shoot the film kasi excited ako din sa characters, especially sa character ko, sa magiging takbo ng storya naming dalawa ni Kat bilang artista dun sa film. Iba yung paghahanda rin ang ginawa ni Alden para rito. Lessons kami ni Kat regarding siyempre on how to speak Cantonese, saka how to ako, especially dun sa yung trabaho ko kasi medyo kakaiba siya, first time ko rin siya gagawin. Mangingisda naman ang role ni Alden sa Bulawan episode ng Lenten Special ng Itbulaga kasama sina Ryan Agoncillo at Wally Bayola. Iikot ang kanilang kwento sa kanilang pangarap na makaahon sa hirap. Kasama rin nila sina Pia Guanyo, Baby Baste at Joey De Leon. Sa susunod na buwan naman, balik New York si Alden para sa Kapuso Pinoy Studio 7 Musikalye sa Brooklyn. Hatid ng GMA Pinoy TV, kasama ni Alden na magpapasaya ng team abroad sa May 11 sa King's Theater sa Brooklyn, sina Christian Bautista, Julian San Jose, Raver Cruz, Kailin Alcantara, Betong Sumaya, at si The Clash Grand Champion Golden Caniedo. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings! Narindigan naman si Davao City Mayor Sara Duterte na walang mali sa paglago ng yaman niya at ng kanyang pamilya. Gitni Mayor Sara, may hanap buhay sila mag-asawa na si Attorney Manases Carpio, ang Carpio and Duterte Lawyers Firm na itinatag nila noong 2008. Rehistrado rin daw sa Securities and Exchange Commission ang kanilang law firm. Tugon pa rin ito ni Mayor Duterte kaugnay sa report ng Philippine Center for Investigative Journalism na ang yaman ng mga miyembro ng Duterte family ay lumobo ng 100% hanggang 500% sa nagdaang dekada. Hindi naman pwede na kung ano yung pera namin nung 10 years, 5 years ago, eh yun pa rin yung pera namin ngayon. So may hanap buhay po kami. Lahat yun nasa Salins. That's why hindi nga ako sumasagot sa PCIJ kasi sa first report pa lang nakita ko na nandun naman lahat sa Salins yung tinatanong nila. Imbes na magdiwang, nagluluksa po ngayon ang mga kaanak na isang bagong graduate sa senior high school sa Pangasinan. Nalunod siya sa outing matapos tangayin ang hinihinalang rip current. Kung ano yan, alamin sa pagtutok ni Rafi Tima. Pilit pang sinasalba ng mga rescuer si Arnold Hugo sa pamamagitan ng CPR o cardiopulmonary resuscitation.
pero hindi na nakarecover pa ang 18 taong gulang na binata. Nasa beach sa San Fabian, Pangasinan si Arnold kasama ang mga kaklase at nobya bilang selebrasyon dapat ng kanilang graduation. Kwento ng kasintahan, magkasama raw sila ng nobyo nang bigla silang tangayin ng alon sa dagat. Bigla na lang, hinila niya na po ako pababa. Tapos yun, nung paghila niya sa akin pababa, inakyat ko lang po talaga siya. Yun, tapos nung masyado po siyang malikot. Pero ginagawa ko naman po lahat para iangat siya. Tapos nung pinulikat na po ako, hindi ko po pinansin. Siyempre, masakit na wala kaming nagawa para sa kanya. Masakit-sakit na wala sa amin. Hinala ng mga rescuer, posibleng rip current ang tumangay sa magkasintahan. Ngayon yung pinagliguan niya, mismo yung current. Kaya doon po siya nadali kasi ang lakas po ng agos, palaot po yun. Kaya hindi niya nakayanan po yun. Ang rip current ay malakas pero makitid na agos ng tubig palayo sa dalampasigan. Nabubuo ito kapag ang tubig na itinutulak ng alon papuntang Pampang ay dumaloy sa mas malalim na bahagi o channel pagbalik nito sa karagatan. Mapanganib ang rip current dahil hindi ito madaling makita. Pero meron daw ito mga palatandaan. Ang rip current, hihilahin ka palayo sa Pampang papunta sa mas malalim na bahagi ng dagat. Sa ilalim yan, mayroon tayong helical movement. Kasi pag yung agos papagunon, pagkatapos ito sa side ay steady, so nagkakaroon siya ng resistance sa ilalim, nagkakaroon ng helical movement. So it will produce small bubbles and then kasama yung mga dumi. Mga debris galing sa shoreline. Ang rip current ang isa umano sa pangunahing dahilan ng pagkalunod sa mga beach sa bansa. Kadalasan, ang nabibiktima nito, pinipilit lumangoy pabalik ng dalampasigan hanggang sa mapagod at hindi na makayanang lumangoy. Kung matangay ng rip current, mahalaga raw na maging kalmado. Huwag labanan ng agos na nagtutulak sa iyo palayo. Sa halip, lumangoy sa direksyon na paralel o kahilera ng Pampang hanggang sa makakawala sa agos. At saka lumangoy sa direksyong palihis sa rip current at papuntang Pampang. Palangoy ka ng lateral sa shoreline. Kasi definitely doon sa side, mababaw yun. Dito lang yung malalim. Kung hindi makalabas sa rip current, magpalutang-lutang muna, sumigaw at humingi ng tulong. Kung ikaw naman ay nakakita ng taong natatangay ng rip current, huwag subukang lumangoy papunta sa kanya para sagipin siya dahil maging ikaw ay matatangay rin. Humingi agad ng tulong mula sa lifeguard. Mas epektibong masasagip ang taong natatangay ng rip current kung pupuntahan siya gamit ang bangka o bodyboard. Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Sa mga nagpaplano ng kanilang trip sa tag-init, dito pa lang sa Pilipinas, hindi na kayo mauubusan ng pwedeng pasyalan. Nandiyan ang Palawan na hindi pauhuli sa ganda ng likas na yaman. Nakatutok si Joseph Moro. The last frontier, yan ang tawag sa Palawan. Kung gusto mong malaman kung gaano pinayayaan ang Pilipinas ng likas na yaman, dito ka lamang kailangan tumingin. That is the West Philippine Sea. If you go straight there, you'll go to Vietnam, Cambodia, Thailand, and up to China. Sa mahigit 7,000 islands nga ng Pilipinas, 1,007 daw ang makikita dito sa Palawan. Sa Nakpan Beach sa El Nido, namumutik-tik ang mga banyagang turistang enjoy na nakatambay. Pamipamilya, parka-barkada. Si Aline Blanc, taga Mexico, first time daw sa Pilipinas. The pristine water in many places we've been. The beaches are very nice and the people is very, very charming. Si Joaquin at Matias, dumayo pa, galing Uruguay. People is funny and the night is good. I love the tours. It was really funny. And I especially love the people here. It's really funny. And it's always smiling. And in my country, it's not that. Dito ka sa Nakpan kung gusto mo chill lang. Pero sa mga adventurous, may mga tours dito na magdadala sa'yo sa iba't ibang isla. Pinakamababang halaga, 1,200 pesos kada tao. Dadalhin ka sa mga lugar tulad ng Secret Laguna. Teka muna, may traffic pa yata. Nakapila ang mga turistang gustong pumasok. That's why it's called secret because nobody can just enter the place by itself. Maybe it's a discovery. Yeah. What did you find out? Beauty of nature. It's a different kind. First time in the Philippines? First time. How do you find it? Beautiful.
Sa 7 Commando Beach, sunbathing, may swing pa, o kaya naman, makipag-volleyball sa kapwa mga turista o kahit kayong magbabarkada. Patok sa mga turista pagkatapos nila mag-island hopping, syempre, lunch by the beach. Yun lang. Base sa visitor sample survey ng Department of Tourism noong 2017, pangatlo ang Palawan sa mga gustong puntahan ng mga turista kasunod sa Cebu at Boracay. Sa hapon, sa ganda ng sunset, mapapa-thank you ka na lamang sa biyayang ito ng Diyos. Pero ang mga malapariisong isla may itinatago rin problema. Wala kasing ospital sa mismong El Nido. Ang pinakamalapit, isang oras pa ang layo. At ang mas moderno pang ospital, nasa Puerto Princesa City pa, na 5 oras ang layo sa El Nido. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Horas. Bukod sa pag-workout, may bagong hobby na pampasexy si Andrea Torres. Yan ay ang pole dancing, ang first time niyang pagsabak dyan. Silipin sa chika ni Larsan Chavo. Lalong lumalabas ang kaseksihan ni Andrea Torres sa bawat trick na ginagawa niya habang nakakapit sa pole. Unang beses pa lang sinubukan ni Andrea ang pole dancing at sobrang na-enjoy raw niya ito. Kapag tinignan mo, parang kala mo laro-laro lang, kala mo ang dali. Siguro kasi ang gaang nila tingnan, pero mahirap siya talaga. Plano ni Andrea na ituloy-tuloy ang pag-aaral ng pole dancing na isa ring uri ng exercise. Mararamdaman mo siya sa arms mo, sa core mo, may mga moves na pati sa legs na nararamdaman mo siya. Feeling ko nga kapag tinuloy-tuloy mo, magiging toned ka. Pakiramdam ni Andrea, nakakadagdag sa kaseksihan ang pole dancing. Makikita naman ito sa bawat kilos at facial expression niya kapag ginagawa ito. Pag ginagawa mo, feeling mo sexy-sexy mo, yung ganun. Tapos syempre dahil ang hirap, kapag nagawa mo na siya finally, parang grabe yung fulfillment na nabuhat mo yung sarili mo, nagawa mo yung tamang form. Pero bakit nga ba biglang nag-aral ng pole dancing si Andrea? Meron akong pinaghahandaan na hindi ko pa pwedeng sabihin. Siyempre, ayokong ma-disappoint yung audience. Gusto ko yung pinakamagandang output na mabibigay ko. Yun ang mapapanood mo. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. At yan ang mainit kong chika this Tuesday night. Ako po si Eva Lania, Miss Mel, Miss Vicky, Ivan. Salamat, Iya. At higit pa sa pagiging man's best friend, ang turing ni Heart Evangelista sa kanyang inampong Aspen o Asong Pinoy. Patok of the town natin ngayong gabi ang aso niyang si Panda na nagpapaka-video blogger o vlogger na rin. Gaya po ni Heart, Kikay at fashionista rin si Panda. Ay, ha? Kilalani pa natin siya sa pagtutok ni Salima Refrain. Fashion, makeup tutorials, at life tips. Ilan lang yan sa mga laman ng video blog ni Kapuso actress and entrepreneur na si Heart Evangelista. Pero sa pinakabagong vlog entry niya, ang kanyang special fur baby ang bida. Hi! My name is Maria Panda Angpauco Escudero. I am a 4-year-old miniature Alaskan Malamute. Joke lang! I am a 4-year-old Aspen. Meet Panda na nagpaka-vlogger na rin at siya pa mismo ang tila nagkukwento ng a day in the life niya kasama ang kanyang mommy heart. Minsan naging usap-usapan si Panda dahil sa pagiging kikay at certified fashionista nito gaya ng kanyang mommy heart. Yan ay matapos siyang makita ang may suot na scarf mula sa isang luxury brand. Pero hindi pa riyan nagtatapos ang pagiging special ni Panda. Naging subject din siya ng pinintang book cover ni Heart. May sariling merchandise at may ilang self-portrait pa sa bahay. Sabi ko sa inyo eh, ako talaga yung bida dito. Bukod sa paglalambing kay Heart kapag day off nito, shopping buddy rin siya ng aktres. Maaasahan din daw siya pagdating sa makeup at dressing up. She knows I'm super maarte with my clothes, so she always asks me what I want to wear. Ooh, I love ganda! Masasabing hashtag blessed talaga si Panda. Pero ibang-iba raw ang buhay niya bago siya in-adopt ni Heart nang makita siya nito sa Nasugbu, Batangas. She decided to adopt me agad. And I can't blame her. How can you not fall in love with this cute face? Aktibong animal rights advocate ang kanyang mommy Heart. Kaya naman,
May payo si Panda sa ilang pet lover. If you're looking for your own furry friend, we highly encourage you to adopt, not shop. Well, that's it. I hope you enjoyed this video. Sa lima na friend, nakatutok 24 oras. Napakaswerte, oh, Panda. At yan po ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Ivan Mayrin. At ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.